Hello everyone, welcome to my channel. This is my first ever kita ang mukha ko video. So bibigyan ko lang kayo ng konting background kung sino ako and bakit ko ginawa itong channel na ito. I am a teacher by profession and ginawa ko itong channel na to mainly of two reasons. Number one, is gusto ko makapag-reach out pa sa mas maraming tao bukod sa mga estudyante ko. May mga information kasi or mga topics na hindi ko naman pwedeng i-share lahat sa kanila at naniniwala ako na kayo ang best audience para doon. Second, is naniniwala ako na through making videos and uploading it in YouTube, it will serve as a reference. So may mga tao na gustong balik-balikan yung mga video na sa tingin nila ay makakatulong para sa kanila. First video na in-upload ko ay isang wedding venue. So doon ginanap yung kasal namin na husband ko noong January 6, 2019. And upon uploading it, naisip ko na bakit hindi ko simulan sa isang series ang mga videos na i-upload ko dito sa YouTube. So naisipan ko na tawagin itong Kasalan Series. Ang series na ito ay para sa mga taong nagbabalak magpakasal, nagpaplano na ng kasal, at lalong-lalo na sa mga taong naniniwala na sila ay ikakasal. Wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin ang Part 1 ng Kasalan Series. Lahat ng i-share ko sa inyo dito ay based sa mga naranasan ko at mga bagay na natutunan ko noong ako ay nagpe-prepare or noong kami ay nagpe-prepare para sa aming kasal. Magsimula tayo sa mga expectations. So meron na akong tatlong bagay na i-share sa inyo na sa tingin ko ay makakatulong lalong-lalo na kung kayo ay katulad ko na DIY or do-it-yourself bride. Bakit tayo mag-start sa expectations? Ang pinaka-reason ko dito ay gusto kong maging handa kayo. Kasi sa part ko, napaka-overwhelming ng feeling. Itong mga sasabihin ko, itong tatlong expectations na sasabihin ko sa inyo, walang nagsabi sa akin nito. Na-experience ko na lang siya along the way and masasabi ko na napakahirap. Kaya nandito ako para i-share ito sa inyo. First expectation, hindi mo to kayang mag-isa. Kailangan mo ng katulong. So ang mas malapit na makakatulong sa'yo dito ay yung family mo. Sila yung mas makakapagbigay sa'yo ng mga advices, sila yung mas makakapagbigay sa inyo ng effort, ng time, para mas mais, no, yung burden ng pagpiprepare sa wedding. Kasi hindi siya madali. Ang wedding ay isang malaking event. Hindi ito yung, sige, pakasal tayo, ngayon na, aura na agad. Hindi siya ganun. So, kailangan mo talaga ng tulong. I-expect mo na kailangan mo ng tulong dahil hindi mo to kayang mag-isa. Second expectation, exhausting ito. As in, nakakapagod. Bakit ko nasabi? Kasi ang dami mo kailangang pag-isipan, ang dami mo kailangang i-research, ang dami mo kailangang paghandaan. Bigyan kita ha, ang una dyan, kailangan mo paghandaan, budget mo. No? So, meron tayong separate video para dyan sa mga kailangan para sa wedding. So, yon, number one is budget. Number two, sino-sino bang suppliers na kukunin mo? Hindi pwede yung porket mura, kukunin mo na agad. Paano kung lokohin ka? Paano kung iskamin ka? So, napakarami na nating kwento at even in news na nabalitaan na maraming ang naloko, no, ng mga bride and groom even on their wedding day dahil mali ang suppliers. So, yun pa lang, no? Ano pa? Kapag mag-food tasting ka, pupunta ka from one place to another, nakakapagod din yun. Though enjoyable, kasi puro kain, pero yung time, yung effort mo, nakakapagod yun. So, yun yung ikalawang expectation na walang nagsabi sa akin na ito ay nakakapagod talaga. And third, but not the least, ito ayokong i-discourage kayo ah, pero kasi talaga wala rin nagsabi sa akin ito. So, ano binikat ng expectation na sana ayoko maranasan ninyo, pero expect nyo na para hindi masyadong masakit, diba? So, ang third doon ay iiyak ka. As in, alam mo yung iiyak ka sa stress, iiyak ka kasi feeling mo parang ikaw lang yung may gusto ng event, kasi ikaw lang lahat nag-aasikaso as the bride. No, iiyak ka kasi ang daming nag-expect sa'yo. Ang daming ine-expect din, no, sa'yo. So, yun yung mga bagay na sa tingin ko ay makakapagpatulo ng luha mo. So, pero sana hindi mo maranasan yun. So, yun mga kaibigan, yung mga tatlong expectations na sa tingin ko ay sana makatulong para sa inyo para mas maging handa kayo sa pagpe-prepare sa wedding nyo at para maiwasan nyo na rin yung mga ibang bagay katulad ng iiyak ka,
no? At mabawasan yung konting exhaust or yung pagod sa pagpiprepare ng wedding. Kasi conditioned ka na eh. Alam mo na. Alam mo na kung ano yung i-expect mo while preparing for the wedding along the way. So I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. If you like this video and want to see more in this series, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell. See you on the next part. Bye!